to kung ano maging anak natin. Pero kung anong ibigay ni God, let's embrace it. Kasi lahat ng baby is a blessing. You're back. Kung napanood nyo yung video ko about on how I conceive or tips para magbuntis. So this time, mag-share ako on how to conceive boy or girl, kung paano magkaroon ng anak na babae or lalaki. Disclaimer lang, I'm not professional. This is based on all on my experience and also kung ano yung na-research ko. Hindi ako professional, okay? Malaman kung paano pa nga pala nagiging babae or lalaki yung anak. How to know if it's a girl or a boy. Now, ang babae, every month, nagre-release siya ng egg sac. Natin, yung sa girl, sa atin, it's letter X. Letter X. And yung sa partner natin, sa mga lalaki, sa husband natin, nagke-carry siya sila ng chromosome ng X and Y. Yan. X and Y chromosomes. Sa ating mga girls, only X lang. And then sa mga lalaki, X and Y chromosomes. So, the time na mag-release tayo ng egg, yan. Ito si egg at ito si sperm. So, the time na nag-release na si husband natin and si man or lalaki ng sperm, so pupunta siya, madami sila, like millions of sperm. Isa lang yung makakapunta sa egg. Isa lang yung makakapag-penetrate sa egg. But, it will determine the sex of the or the gender of the baby. X and Y. Paunahan sila. Siyempre, racing to the XL. Now, kung ang makaka-reach ng egg is si X chromosome. So, atin is X sa atin. And ang nakaunang naka-reach sa egg cell natin is another X sperm. It will make a baby girl. And natin, if yung X cell natin at ang naka-reach is si Y, magiging X Y chromosome, magiging boy. Search nyo rin ang Shettles method, yun yung about how to conceive a girl and boy. Yung gumamit ng ovulation calculator nyo para ma-determine kung kailan yung time na nag-release ka ng egg. Kasi the time, mas mabilis si Y chromosome, at pag naka-reach agad siya sa egg, siya yung magiging boy. Pero, halimbawa yung gusto mo naman ay girl, kailangan sa day, mag-make love na agad kayo ni Mr. bago ka mag-release ng egg. Kasi si X chromosome, si X sperm, X is nagtatagal ng up to 6 days. So, the time na nakapunta na siya si X dito, na wala pa si XL, si X chromosome ay makakapag-stay. Mas matibay sila, mas matagal ang buhay, makapag-stay hanggang sa lumabas si XL. Pero yung Y nating chromosome is patay na, wala na siya. Yun siya Shettles. But I think effective siya. Kaya, if you like to have a baby boy, make sure to make love the day ng ovulation mo. Pero, if you want a girl, sabi nila, before ka mag-ovulate, kailangan mag-make love na kayo ni Mr. Yun. Mag-search sa Shettles method. Alam ko, hindi ako talaga professional. Hindi ko ma-explain ng ayos. Pero, pag nag-search ka sa Google, Shettles method, lalabas na lahat doon ng information about it. So, it will help a lot. Now, ano pa ba? Yun. So, ganun lang kung paano nagiging girl or boy ang baby. Baba.
Basta, in this, sa susunod ng mga vlogs ko, mag-share pa ako ng maraming information para makatulong sa iba. Pero syempre, hindi ako magbibigay ng mga false information. Hopefully na maging effective din siya sa inyo. Tapos, eto, yan. I'm planning for baby number 2. So, I hope it's a girl. So, tingnan natin do sa naging tips ko on how I conceived my son. I-apply ko din siya sa baby number 2 ko. Hopefully na mag-conceive kami. And if you're new to this channel, just hit the subscribe button, the red button, the subscribe button. And if you like this video, just give us a thumbs up. Gusto ko ano maging anak natin, pero kung anong ibigay ni God, let's embrace it. Kasi lahat ng baby is a blessing. Thank you, guys.